Ang mga introvert ay mga kalmadong tao, pero tao pa rin sila at may iba rin silang emosyon na kung matitrigger ay mahirap pigilan. Kung mapapansin mo ang mga sumusunod na mga aksyon, mga sitwasyon o dahilan sa isang introvert, dapat mong kilalanin na ang isang introvert ay nakakatakot sa partikular na sandali na yon. Narito ang mga sitwasyon kung kailan dapat matakot ang mga tao sa isang introvert. Number 1. Kung magsisimula ang isang introvert na magpanggap na okay lang ang lahat kahit na hindi. Kapag tayo ay nahihirapan, palagi tayong nagpapanggap na okay ang lahat. Pero para sa mga introvert, ang pagpapanggap ay hindi practical dahil maaari itong umubos ng kanilang enerhiya. Pero kung nakakita ka ng introvert na nagpapanggap na okay lang kahit hindi naman, galit ang introvert na yan. Hindi magpapanggap ang mga introvert kung hindi okay. Medyo vocal sila kapag hindi okay ang pakiramdam nila at hihilingin nilang pabayaan o ihiwalay ang kanilang mga sarili. Pero kung nagpapanggap sila, maaaring sobrang galit sila sa'yo. Maaari silang magpanggap na gumagawa ng mga bagay, maaari silang magsimula ng isang pag-uusap nang hindi nila namamalayan. Ang resulta, syempre, ay hindi kasing ganda ng kanilang mga emosyon dahil maaari silang sumabog. Number 2. Tatanggihan ng mga introvert ang tulong mula sa ibang tao. Ang mga introvert ay likas na matulungin ng mga tao kahit na mas gusto nilang mapag-isa. Gusto nilang mamuhay ng mag-isa ngunit nahihirapan din silang tumanggi sa tulong ng iba. Malalaman mo na ang isang introvert ay galit kung nag-aalok ka ng tulong ngunit tumatanggi sila na tanggapin ito. Sila ay malamang nagalit sa'yo ng direkta dahil nagagawa nilang tanggihan ang iyong tulong. Ang mga introvert ay kinoconsider ang tulong ng ibang tao para sa kanila at bilang kapalit ay tinutulungan nila ang ibang tao sa abot ng kanilang makakaya. Ang pag-aalok ng tulong sa isang galit na introvert ay parang pagbibigay ng candy sa dingding, walang tugon, tanging pagtanggi lang. Hindi ka ba matatakot kung mangyayari sa'yo yun? Number 3. Hindi na nila sasagutin ang iyong mga tawag. Sinusubukan mo bang galitin ang isang introvert? Kung gayon, dapat mong malaman ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Kung sakaling kaibigan ka ng isang introvert at sinasagot nito ang iyong mga tawag, ang pagsisikap na galitin ng isang introvert ay mag-aalis sa iyong pribilehiyo na tawagan sila. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng telepono, huwag subukang galitin sila. Kung nagkataon na magalit mo sila nang hindi mo namamalayan, dapat kang matakot na hindi mo na maririnig ang kanilang boses sa telepono ng matagal na panahon. Hindi ito magtatagal, ngunit kung gusto mong magkaroon muli ng pribilehiyo, kailangan mo silang suyuin at makipagkasundo sa kanila. Ang pag-asar sa kanila ay maaaring magdulot sa kanila ng stress at ang mga introvert ay umiiwas sa stress kahit hindi ka pa nila makausap. Number 4. Kapag nagpakita ng apathy ang isang introvert. Ang isa pang katangian ng isang galit na introvert ay ang apathy. Ang apathy ay nangangahulugan ng kawalan ng interes. Alam natin na ang mga introvert ay mahabagin na tao at handa silang tumulong sa sinuman. Meron silang malalim na pag-aalala sa mga tao sa kanilang paligid. Ngunit kung ang isang introvert ay nakakaramdam ng kawalan ng interes, hindi sila magpapakita ng anumang pakikiramay sa ibang tao. Para kang humihingi ng tulong sa isang bata. Nakikita ka nila pero hindi ka nila matutulungan. Number 5. Kung ang isang introvert ay sumasabog sa maliliit na bagay. Alam natin na ang mga introvert ay mga taong matyaga at nagtitiis din sila. Maaring makarinig sila ng mga insulto at negatibong komento tungkol sa kanilang pagkatao pero hindi sila gumaganti dahil mas may alam sila. Kapag narinig ng isang introvert ang mga negatibong komento at paghatol na ito, bihira silang mag-react pero iniipon nila ang kanilang emosyon. Bilang isang taong hindi introvert at kung hindi mo maintindihan ang isang introvert, ay masasaksihan mo ang isang taong nakakatakot. Sa pag-iipon ng mga emosyon ay pwede itong sumabog kapag na-trigger. Baka maranasan mong masigawan dahil ito ang depensa nila para walang confrontation na mangyayari. Kailangan nilang mailabas lahat sa kanilang dibdib para maging okay sila. Huwag mong hayaang maabot ng isang introvert ang limit nila. Shoutout nga pala sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Allen Kiambao, Juicper, Marijon Apari, Pabalat Music, Jan Lester Gutierrez, 13 Day, Ana, at sa mga laging nakasubaybay kay Cathy, Lupet, at Alfonso Daidigan.
Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6, ang isang introvert ay nagsisimulang maging isang pesimista. Ang mga introvert ay ilan sa mga optimistikong taong makikilala mo. Tahimik sila kapag nakilala mo sila at mataas ang posibilidad na hindi ka nila kakausapin. Iyon ang tipikal na ugali ng mga introvert. Ngunit kapag ang isang introvert ay nasanay na sayo at sa iyong presensya, ay puno sila ng karunungan na makakatulong na gumabay sayo. Sila ay puno ng pag-asa at ikinakalat nila ang enerhiya na ito sa sino mang maaari nilang kausapin. Ngunit kung makakita ka ng isang pessimist na introvert, ito ay isang problema. Ang introvert na yon ay galit. Ang dating maliwanag at maaraw na disposisyon sa buhay ay nawala na at napalitan ng isang madilim at negatibong pangunawa. Ang kanilang mga emosyon ay maaaring magbago kung sila ay galit. Number 7, kung makakatanggap ka ng isang monosyllabic na sagot sa bawat tanong. Ang mga introvert ay hindi mainitin ang ulo, ngunit talagang makakatanggap ka ng ibang introvert na paraan ng pagsasalita kung nagalit mo sila. Ito ang mga monosyllabic na sagot. Halimbawa, ayos ka lang ba? Oo. May bagong kainan sa bayan. Kain tayo. Ano ang gusto mo? Kahit ano. Napanood mo ba yung laro kagabi? Anong team ka? Wala. Kung makikinig ka sa ganitong klaseng mga sagot, siguradong nakakairita. Pero ito ang klase ng sagot na makukuha mo kung galit sa'yo ang isang introvert. Kunin mo ito bilang isang sinyales na ang introvert sa anumang paraan ay hindi handang makipag-usap sa'yo. Ito ay isang sinyales para sa'yo na lumayo muna. Mas mabuting iwanan ng mga introvert at maghintay hanggang handa na silang kausapin ka. Number 8, mas gusto nila na mag-isa ng walang abala. Kapag galit ang isang tao, merong mas gusto ang mapag-isa at meron namang mas gusto ang makasama ang mga kaibigan at pag-usapan ito. Alam natin na ang mga introvert ay gustong-gusto ang pakiramdam ng nag-iisa. Ito ang pinakamagandang pakiramdam para sa kanila na ma-enjoy ang kanilang sarili ng mag-isa at gawin ang anumang gusto nilang gawin. Ngunit kung ang isang introvert ay nagpupumilit na mag-isa ng walang anumang dahilan, malamang nagalit sila sa isang bagay. Ang pagiging mag-isa ay ang kanilang pagkakataon upang muling mag-recharge at pagnilayan kung ano ang nangyayari sa kanila. Ngunit ito ay hindi katulad ng kanilang nakagawian dahil sa pagkakataong ito ay hindi para i-refresh ang kanilang sarili. Ngunit ito ay upang pakalmahin ang kanilang mga sarili. Number 9, kung hindi pinapansin ng isang introvert ang iyong presensya at gumugugol ng mas maraming oras sa ibang bagay. Ang mga introvert ay hindi clingy na tao pero alam nila kung sino ang dapat nilang panghawakan, lalo na sa mga relasyon. Kung nagkataon na may karelasyon kang introvert, pwede itong palatandaan na siya ay galit sa'yo. Kung may kasama kayong pet, malalaman mong galit ang isang introvert dahil mas gugustuhin nilang makasama ang kanilang pet kaysa sa'yo. Hindi ka nila papansinin at lahat ng oras ay igugugol sa alagang hayop o sa paggawa ng iba pang mga bagay basta hindi ka nila napapansin. Mas marami silang oras kasama ang mga alagang hayop dahil hindi sila hinuhusgahan ng mga ito at kahit anong itsura nila ay tapat pa rin ito sa kanila. Isa sa mga issue kung bakit ang isang introvert ay maaaring magalit ng husto ay kapag sila ay hinuhusgahan ng ibang tao. Ang mga introvert ay nakakatanggap ng maraming komento at ang ilan sa kanila ay hindi maganda. Ngunit dahil hindi sila gaanong nagpapakita ng mga emosyon, lahat ay naiipon at handang sumabog. At number 10, makakatanggap ka lang ng mga tugon sa pamamagitan ng text o email. Nagalit mo ba ang isang introvert? Sinusubukan mong kausapin sila, ngunit wala kang nakukuhang tugon. Then may isang paraan pa. I-email mo sila o i-text mo sila. Hindi ka nila bibigyan ng diretsyong reply, lalo na kung galit sila. Iiwasan din nilang makipag-usap sa'yo ng personal dahil galit sila sa'yo. Magiging mahirap ang sitwasyon para sa inyong dalawa. Ngunit yan ang isang kahihinatnan na kailangan mong harapin kung ginalit mo ang isang introvert. Maaari kang makipagpalitan ng mga mensahe, ngunit medyo imposibleng suyuin ang isang galit na introvert ng ganun kadali. Ang mga introvert ay parang katulad din ng karamihan. Nagagalit, nagiging okay, at nagagalit na naman. Magiging kaibigan mo sila, ngunit maaari din silang maging pinakamahirap na kalaban kung susubukan mo silang galitin. Ikaw, paano ka kumilos kapag galit ka? Alam mo ba ang mga senyales ng isang sobrang attractive na tahimik na tao? Panoorin mo dito.